sablay ka na naman sa naging desisyon mo. Meron na namang sitwasyon or pagkakataon sa buhay mo ngayon na sinasabi mong hindi mo na kaya. Meron kang sinaselebrate, may binewelcome kang bago sa buhay mo. I believe na sa mga sitwasyong ganito, ang namumutawi sa puso at isipan mo is pasasalamat. You're asking for help dun sa nag-iisang ama. And I believe na may mga sitwasyon or pagkakataon tayo na ang akala natin itong ama is our genie. Diba? Yung simpleng gagawa ka lang ng mabuti for this week and then after that gagawa ka na ulit ng kasalanan. Kasi for this week gusto mo maging mabuti ka sa paningin niya para mag-grant niya yung heart desires mo. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang Panginoon mas nakikita niya kung ano yung tunay na nasa puso at isipan mo. Doon nagmumula kung ano yung i-re-reward niya para sa'yo. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son." Sino ba tong begotten Son na to? Siya si Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Siya lang naman yung tao na nagpakamatay sa krus para mabuhay ka. Para matamasa mo ngayon kung ano yung saya, kung ano yung sarap ng buhay na meron ka. Sabihin man natin salat tayo sa pera, pero masasabi ko naman sa'yo, napakayaman mo. If you're truly, di ba, napakabuting tao, gumagawa ng tama at ayon dun sa kalooban niya. Our good Father, hindi niya nakikita kung gaano kataas yung level ng posisyon mo sa isang kumpanya. Hindi kanya sa ganung posisyon tinitingnan. He always sees your character, who you are in your family, in your relationship with other people, to the people that surrounds you. Diba? Ang Panginoon, He sees us equal. Kahit na ano pa yung posisyon mo, kahit na sino ka pa, I believe that our good Father knows us in our name, also knows us who we truly are, di ba? Magsisimba ka hindi dahil naaya ka ni friend, di ba? Pupunta ka sa simbahan or makikipag-date ka sa Panginoon kasi yun yung oras, yung araw na inilaan mo para sa Kanya. It's between you and Him. Kaya nga nagkakaroon kayo ng better contact. Diba? Nagkakaroon kayo ng better communication sa isa't isa kasi nilalaanan mo ng oras ang Panginoon. Sa bawat araw, meron kayong meeting time. I believe na yun yung devotion mo. And during that meeting time ninyo, each day, I believe that our good Father speak. Diba? And I believe that you, as a responsible person, as a responsible son and daughters, you do your part. God is love, and that love is from that cross. That cross na nagsisignify kung papaano mo dapat i-celebrate yung buhay mo at huwag ka lamang magpakalugmok sa problema na meron ka ngayon. This problem, hindi lang siya ibinigay sa'yo para just malagpasan lang. Binigay siya sa'yo para matuto ka, para mas maging matatag ka at dun sa celebration na parating para after nung tinatawag natin problema, is mas higit pa yung victory, yung joy na mararamdaman mo. God is love and may that love continue and sustain, nourish ka in all aspects of your life. Spread love.